Teetin Villanueva. I'm part of the ensemble of Rak of Aegis. I've been part of the cast since 2015. So that's the fourth season of Rak. Ako po si John. Ako po ay part din ng ensemble ng Rak of Aegis. And I've been with Rak for since day one. So original cast. Ayan po. Hi, ako po si Gerard D. And I'm also part of the ensemble. Kakapasok ko lang po ngayong season. Ba't ako nag-isip doon? Hi, I'm Yumi Laksamana and I'm part of the ensemble also. And this season lang din ako pumasok sa Rak of Aegis. Yeah! Yeah. Wow. Bagong salta. Oo. To the old days. Bagong salta sa Villa Venezia. Me, ang Rak of Aegis ay parang salamin siya ng totoong buhay na nangyayari sa Pilipinas. May dilubyo, pero kaya nating umahon. Yung Pilipinas kasi, lagi tayong dinadalaw ng bagyo, kung ano-anong baha, or ano, pero nakukuha nating tumawa at maging masaya dahil sama-sama. Ang ano kasi natin, yung pamilya eh, yung core. Damay-damay na yan sa mga kasama mo sa mga kaibigan mo, makasama mo sa barangay kung nasaan ka man nakatira. Or bilang isang Pilipino, hindi tayo nag-iiwanan eh, kahit anong estado natin sa buhay. For me, it symbolizes how strong we are. Kahit anong sakit or dilubyo ang dumating sa buhay natin. So, yun kasi ang Pilipino eh, matibay tayo kahit minsan nadadaba. Who hasn't experienced heartbreak? Sinong hindi nasaktan ng puso? Sino ang hindi nangarap? Sino, I mean, nahirapan sa buhay? Diba? All these things. Nakaranas na walang trabaho. Mga ganon. So, yeah, all these things are very Filipino, you know? Even sa pamilya, sino ba yung... wala namang taong... pamilyang Pilipino na lagi lang masaya. Nagkakaroon kayo ng problema, pero... alam mo yun, pamilya kayo eh. At the end of the day, you're still a family. So, kayo pa rin ang magkakasama hanggang dulo. So, yun siguro yung, Yeah. Tsaka, I think the stories are really taken from real people, no? Yung inspiration ni Ate Liza Magtoto, who's the writer of Rak of Aegis, is our work in PETA, going to the victims of Ondoy. So, yung Barangay Venecia is really set in a real barangay that's been flooded for like many months because of the subdivision talaga. So nagkaroon ng undoy, nabaha sila, tapos hindi umaalis yung tubig because there's a subdivision, and that's where the idea of Rak of Aegis came from. And she really interviewed people from that barangay. So in a sense, it's hindi siya kinuha lang sa kunsan. It's really the story of the Filipino. Parang ang daming themes na sobrang centered on the Filipino culture. Like, ang daming subplots din na nagpo-focus sa family or relationships of a husband and wife, a mother and son, yung ganung dynamics. Eh, lalo na in our country, we value the family so much. That's why yung story of Eileen and everyone else in the barangay is very easy to connect to also. So you can say that Rak of Aegis is a musical for the Filipinos and by the Filipinos. Ako ano, Christmas bonus. Because who doesn't want to get bonuses, diba? And Christmas is really a good time of the year, especially, no, of OFW family. So, every Christmas, dumarating yung tatay ko. So, dun lang namin siya nakikita. So, very rings true to my life. And syempre, pag dumarating yung tatay mo, may gift ka. So, Christmas bonus! Alam mo, maganda talaga. Alam mo, ba't hindi mo talagang sumo? Naunaan ka ba? Hindi naman. Okay, for me, gumising na. Aside from the fact na gustong-gusto ko yung song kasi yun yung scene na nandun yung buong barangay. Feeling ko parang it mirrors what's happening in the country now. Na parang there are so many sides and many people who are arguing. So it really helps if we all give each other a chance to speak up so that we can understand both sides. Kasi minsan, misunderstanding lang talaga. So, yeah. Munting pangarap. Kasi syempre, lahat kami nangarap. So, yung ito kasing
pagiging part ng Rak of Aegis, siguro talagang goal ko, parang ganon, sinet ko siya na goal. Or kahit sa anong larangan ako mapunta, maging songwriting man, singing, acting. So talagang yung hindi mo kailangan mangarap ng malaki. Kailangan mo lang mangarap ng sapat para sa kakayanan mo. Tapos masusurprise ka kung anong ibibigay, anong susunod sa buhay mo nung nanagmula ka sa isang munting pangarap. So, yun. Ako, ano din, yung gumising na with Ate Teetin. Gaya, gaya. Kasi wala. Kasi parang habang kinakanta namin lagi yun, parang you're not just singing it for the people, parang sinasabihan mo rin yung sarili mo na gumising ka na dun sa problema ng Villa Venecia. And then it also reflects sa country natin na kailangan hindi tayo yung parang nakatayo lang kung ano yung nakikita natin. Parang kailangan yung character mo or kailangan as a person na ano yun, parang nakakahawa ka sa tao or parang nagiging influential ka for other people. Ayun. Very well said, Sir D. Thank you very much. Contestant number one. Thank you. You may now leave the stage. Thank you for that. No? Umalis. And now for the swimsuit competition. Yes. Aside from ang hilig ng mga tao sa birit talaga sa Pilipinas, yung lyrics kasi nila, parang yung lyrics ng Aegis songs, parang sobrang hugot. Hugot talaga siya. Yung paano ba? Tatamaan talaga yung kung sino may mga pinagdadaanan or something. Oh, sobrang relatable. And yung kanta kasi ng Aegis, alam mo yan, kahit hindi mo siya talagang i-memorize, hindi mo araw-araw kantahin, habang naririnig mo siya kung saan-saan, kasi kung saan-saan siya pinapatugtog, hindi mo na namamalayan na alam mo na yung kanta. So, ganun siya katatak. Kasi ako, as a songwriter, grabe yung impact na nagagawa nung yung catchy na melody, even the lyrics na madaling tandaan, at kung paano siya ginawa, paano yung areglo. So, feeling ko talagang napag-aralan ba nila na dapat ganito kasi ito yung tumatatak sa Pilipino, or ganun lang talaga siya kakatchy. So, yun, relatable. Mm-hmm. Tsaka lahat, well, all classes, no? Kahit yung nanonood, di alam siya ng from class A to class D, to, yeah, kung diba? Ano man. Lahat. Wala siyang, yung iba parang jologs man sa lahat, pero actually mas trip na trip siya ng lahat ng klase ng tao sa Pilipinas. Oh, kahit sino pupunta sa video, hindi pwedeng walang Aegis song. Luha Aegis. Or halik. Yes. Kahit yung ginagawa nilang challenge, abutin mo. Oh. Diba yung... Bago pa nagkaroon ng buwan challenge, meron na tayong Aegis. So let's all remember that. Bago pa magka-love on top. True. Basang-basa sa una. Not to make buhat our bangko, but of course the songs and the singing, because we are a musical and you have some of the best singers in the country in Rak of Aegis. So you go for the songs because that's really it, nena. So parang imagine, parang reimagining the songs of Aegis, putting it, giving it story and giving it life. Bigyan mo ng areglo, bigyan mo ng magagaling na singers. So, music alone, solve na solve ka na. Lagyan mo pa ng storyang pack na pack. Lagyan mo pa siya ng stage na talaga ng makakaiba. And you get this whole 4D multi-sensorial experience. Mababasa ka, makikita mo saan dadaan yung mga cast. Maya-maya, nasa tabi mo na yung mga ganong klaseng experience. Kasi binibigyan ng Rak of Aegis ng kakaiba. It's an experience that you can't buy. For more Rak of Aegis info, you can follow PETA Theater on Twitter and Instagram and FB at PETA Theater, or you can visit our website at www.petatheater.com. We have shows until September 29, so come watch us. Here at the PETA Theater Center. Kita-kits sa aming theater! Yes! See you! # Rak of Aegis! Don't forget to subscribe to the 8list.ph YouTube channel to get updates on the latest entertaining videos. Yay!